Actually, yung career ko sa MMA, nagsimula siya when I was 17. Yung tita ko na nagpalaki sa akin, she was diagnosed with cancer. Siya na nga nang kasama ko, tapos mawawala pa ganyan. Naalala ko yung last wish niya was to take care of myself. Kasi ngayon nga, nasa blood na namin may sakit, may cancer, ganyan. Plus nakita niya yung way of living ko na puro inom, puyat. Since last wish na yun, pagbibigyan ko, naisip ko, start with doing something healthy. So, enroll ako with boxing. Dumating naman din yung time na I was out with my friends. Puro kami babae. Then, nabastos yung isang kaibigan. Akala niya, out of all the girls na kasama ko, lalaki ako. So, ako yung parang napagtripan niya. Nabugbog, ganyan. Parang sabi ko, ano ba itong ginagawa ko? Kung gusto ko lang din pumayat, and araw-araw naman ako nagtitrain ng boxing, why not do something na kung eventually kailanganin ko to defend myself, makaya kong depensahan yung sarili ko. So that's the time I decided na mag-enroll sa MMA school. Well, yung inspiration ko sa bawat laban ko, of course, yung tita ko na namatay, kasi hindi man ako mag-start without her. Second is yung mommy ko, syempre. Dalawa lang kami. Plus, ngayon kasi sobrang supportive nun sa akin. Ito yung gym ko dito sa Bulacan. Every time wala akong laro, andito ako everyday to teach and to train na din. Adapted ko yung mga yan sa akin na kumakain, natutulog. Yung iba, umuwi yung iba dito na nag-stay sa gym. So, nag-start to 2011, yun nga, nung umalis ako sa team. Sabi nung coach ko na sa Philippine team, baka gusto mong mag-alaga or mag-start ng grassroots roots program for kids dyan. Minsan, para na akong sabay-sabay na 20 na anak or kapatid. Ginugroom ko to be future MMA fighters din. Nakakatawa nga dahil as early as 16, 15, and yung isa medyo matanda na, 23. Ang dami na nilang napanalong laro. Sobrang dedicated ako sa mga training ko. Sobrang gusto ko manalo sa fight na yun. Kasi una birthday ng mom ko, second birthday ng mentor ko, si Erwin Tagle. Siya yung parang naging father figure ko dito sa mixed martial arts community. Been doing this for 8 years na. So, iisipin mo pa ba na may mas magaling sa'yo? 8 years mo na itong ginagawa araw-araw. I don't think na mas lamang siya sa akin. And she's younger than me. I think she's only 17, 18. So imagine mo, 11 pa lang siya ginagawa ko na to. So iisipin ko pa ba na mas skillful siya than me? Siyempre, hindi ko hahayaan na dito pa sa Pilipinas gagawin yung laban tapos magpapatalo ko. I'll do my best. Mamamatay muna siguro ako bago ako magpatalo. URCC Vindication, November 6, 9:30 p.m. live sa SNA.